Matapos ang masusing pag-aaral ng hukumang ito sa mga ebidensyang ipinresenta ng prosecution, hindi nakumbinsi ni Rodolfo Alcantara na totoo ang kanyang pahayag laban sa mga akusado sa dahilang meron siyang motibo na makaganti sa grupo nila Jesus Nazareno de Magiba at ang sitwasyon noon ay madilim kaya kaduda-duda na makikilala niya ang mga akusado. Mas paniniwalaan ang husgado ang pahayag ng Barangay Tanod na hindi ang grupo nila de Magiba ang nakita, lalo pa na ang Tanod ay walang interes sa kasong ito. Kaya sa kasong pagnanakaw at pananaksa kay Rodolfo Alcantara alias Roda, kina Jesus Nazareno de Magiba at kanyang mga kasama ay pinapawalang sala. Para sa kasong illegal possession of firearms, nabigo ang prosekusyon na ipresenta bilang ebidensya ang mga sinasabing baril na nakuha sa mga akusado. At wala ni isa mula sa Firearms and Explosive Office ang nagpatunay sa estado ng mga baril na nakumpiska. Sa kasong illegal possession of firearms, kina de Magiba at kanyang mga kasama ay pinapawalang sala. Bagamat may mga namatay na mga pulis at iba pa, hindi maliwanag na naituro kung sino sa mga akusado ang responsable sa pagkamatay ng mga pulis. Hindi maaaring basta ibintang kung kanino, lalo pat ang kasong pagpatay ay isang mabigat na akusasyon. Nakatali ang mga kamay ng husgado sa pangyayaring ito, kaya wala itong magagawa kundi ipawalang sala ang mga akusado mula sa akusasyon. Tanggol, napawalan sana tayo. Tanggol, yung ibig mo sabihin nito, makakalaya na tayo. Sa kasong illegal possession of prohibited drugs, malinaw ang ebidensya na ito ay nakuha kina Renato de Mapilis, Alvin Garcia, Gabriel Emmanuel Santiago, Rodolfo Agustin, at Ruel Bulawan. Ngunit walang patunay na si Jesus Nazareno de Magiba ay isa sa mga may dala ng ipinagbabawal na gamot. Wala rin siya sa lugar ng pinangyarihan ng krimen. Si Jesus Nazareno de Magiba ay pinawawalang sala sa kasong illegal possession of prohibited drugs. Ang sentensyang panghabang buhay at pagkakakulong na naipataw kina de Mapilis at mga kasama ay mananatili. Inaatasan ng National Correctional Facility na pakawalan si Jesus Nazareno de Magiba alias Tanggol sa kanyang pagkakakulong maliban kung may iba pang kasong nakabinbin laban sa kanya. Ipinag-uutos ng kagalang-galang na si Judge Ricardo Mactal. So ordered! Hindi ko lang nangyari. Hindi ko lang makakalaya. Tagol, may iwan kami sa kulungan. Tagol, akala ko ba lahat tayo makakalabas? Ito ordeon nangyari. Bakit di makakalabas mga kasama ko? Gagawa ko ng paraan para makalabas yung tropa. Iaapil ako yung mga kaso niyong lima. Samantala, sitanggol muna yung ares. Sir, help. Thank you. Thank you. Thank you.